na tayo sa shoulder kasi magkakabit na tayo ng collar, so dapat i-flat muna natin yung shoulder seam. So bale palikod yung shoulder seam natin pag ganito sa may likod nakatutok. So dapat ipin muna. Ayan. Then ganun din dito sa side seam, dapat open din siya. Then ang gagawin natin dito, trim muna natin 'to. Dapat naka fold natin ng ganyan. Naka-arrow siya. Ganyan. Para hindi makain ni armhole yung ito, I mean as in mahila niya. Ganyan. Dapat ganyan. Pit stop po. Saka natin ipin. Ganun din ang gagawin sa kabila. Trim muna natin. So ganyan. So pagkatapos natin ipin, iset na ay tapos pagkatapos natin iset din si sleeve. So maglagay tayo ng stay stitch kay sleeve para mag-flatten lang siya pag nilalagay, i-attach na siya sa blouse. So I miss mo mo. Then, pagkatapos nyan, iset natin na siya sa sleeve. So, sa sleeve sa mismong blouse. So, bali, ganyan. Then, papasok natin. So, dapat ganyan muna siya. Then, nakabaliktad si sleeve. Si blouse, ganyan. Then, ipapasok na natin. So, dapat nagpantay si seam, yung shoulder seam sa may nilagay niyong V-notch. Pantay natin doon. Yung sa tuktok. Then, pin. Then, ganun din yung sa baba. Natin. Nagpantay si side seam, tapos yung side seam ni sleeve na banda yung tie nila. So, ganyan. So, ngayon, check natin kung papantay si sleeve nyo, tapos yung yung armhole nyo sa may sleeve din yung sa blouse. So, pinning process tayo. So, bale, sakto siya. So, ganun din na doon. So, ang purpose ng stay stitch para mag-form yung armhole mo siya. Yung armhole mo sa sleeve. Para mag-form siya na pupupit ganyan. Magka-curl. At kung sakali din na hindi malaki si
si arm ko po nyo sa sleeve, tapos mas maliit si blouse nyo, ang i-adjust nyo yung sleeve, kung siya ang malaki. So, bala yung gagawin, tatastasin nyo ulit, then, tatayin nyo si yung side seam ni sleeve. Papalitin nyo siya. Pero wag masyado malaki, tansyay nyo kung gano'ng kakakuan yung sleeve niya. Yung armhole niya sa blouse. So, bali, tatayin nyo si side seam. Alter nyo, ganyan. Kung malaki pa rin si armhole, ay si armhole nyo sa blouse, tapos ito ang ma-incon. Sa blouse ka na mag-a-alter. So, i-fit nyo lang siya. Papalaki nyo dito sa may bandang armhole. Yan, yung ganda. Hindi tayo pwede mag-fit dito sa shoulder. Dito lang tayo sa side. Yan. Sa baba. Side seam. So, ganun lang pag nag-alter. Pag maluwang si... Eh, pag malaki sa armhole nung size mim, i-adjust nyo si armhole doon sa my sleeve. Gets me? So, ngayon, gawin na natin yung armhole natin, tayin na natin. So, first, dito tayo sa taas. Pinakatuktok lang yun. Tapos, always check kung magpantay si sleeve niya, tapos yung blouse. So, ganyan. Ni. So, ganyan. Always check yung midi cord tsaka yung blouse. Pantayin nyo. Tsaka sunod nyo din. Dapat lasang pantay dito. Kasi pa-curve siya. Just check nyo din kung naka-flatten yung tela niya. Para wala siyang matapaing tela sa likod. Konti-konti lang tayo mag-flatten. Dali sa likod. At yung size pinay natin dito is yung half inch ng pan natin. Since wala tayong edging or tawag dito or zigzag is ang alternative is yung tatayin niya siya ng mamit tatlo dito para iwasan natin yung pagsira nung edges nung tela. So now check natin yung sleeve. Kung sakto. So, bali, ganyan na nangyari sa may side niya.
ang gamit ko talaga white na sinulid para makita niyo yung tahi. Kasi yung black kasi bayo mas lalo din yung makita yung tahi pag black. So, dapat nakakakwan pa rin kayo. Kung ano yung mas madaming kulay ng tela, yun ang, I mean, mas madaming kulay ng tela, yun yung susundin yung sinulid. Ito, red or black ang pwedeng gamitin dito. Since nagbibideo ko, gumamit ako ng white para mas lalo makita. So, ganyan yung sleeve. Check nyo kung pumantay yung straight. Tama. Pantay. And check nyo kung may nakagat or may natuping once sa sleeve or dun sa blouse. So, since wala, okay. So, ganyan. Ganyan. So, ganun din ang gagawin sa kamera.